What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Manila Serie presented by Family Rubbing Alcohol. So, si Yorme Escopo nagsalita po a few hours ago sa isang meeting of top business leaders sa isang forum po hosted by Go Negosyo, of course, led by Joey Concepcion. And nagsalita po si Yorme in front sa mga marami pong mga CEOs at mga owners po ng mga malalaking negosyo. And he had a few words to say about yung mga paratang na binito sa kanya ng dating mayor po ng Maynila. So let's just watch this video. 15,000 structures was gone in 48 hours. 20 years. Sabi sa akin ng federation, Henry, naglalas. How did you do it? I did nothing. Actually, I did nothing. I'm just trying to be honest with you. Wala na tayong high-paluting yung word. Talagang wala akong ginawa. Kaya na wala. Alam niyo bakit? The secret is, they offered, I declined. Tomorrow, they're all gone. O di wala na akong ginawa. O, dahil sa wala akong ginawa, nawala. Kasi, you know, there is this, yung sinasabi ni Mr. Prosecutor kanina, kali-kali tayo, usapan ka. Pag hindi tumanggap ang ulo, lahat kabado. Ngayon, ang ulo, kahit magpublik, basta humawak sa kawali, naulingan, mas malaki kikitain ang nasa baba kaysa ang nasa ulo. Eh kasi ang daming level nun bago makarating sa ulo. Kaya bago makarecover, yung pobre naghahanap buhay lang ay hilawod na. Kumbaga sa baka, laylay na. Kakagatas na kung sino-sino ba. Ayun ang istorya ko. Kaya ako naman ang Diyos. And then they said, it's just temporary. Alam mo yung mga mayor, ay hindi ko pakilala yan. Bagong wag yan, pasiklab. Pasikat lang yun. Saan ba niya siya? Because nobody wanted to believe that there is 5 million pesos a day being offered. I think you're in the wrong business. I'll tell you why. By just sitting 5 million a day, umulat po magyo, times 30 days, 150 million a month, that's 1.8 billion a year, that's 5.4 billion in one term. You are in the wrong business. Net. Galing mo. Walang buwis eh. Laway-laway yan. That's why somebody said also, one term lang ako. Eh, nasa rapan. Namantika kami. See? Now, sige Isko, itabilin natin yung kwentong barbero mo. Kasi you can always, everybody has a right to mahalakam kapag-isip kung ano yung totoo, hindi. I think you're old enough here to know how to discern. Okay, let's just say, hindi totoo yung sinasabi ko. So it's not true. Then, my next answer is, what is or what are compelling reasons for the last or the other mayors not to do their job? There must be a compelling reason for you to allow 15,000 structures in the major thoroughfare of Manila
Trade raw. Because as we all know, and I can honestly say, 80% of the Taipans of this country used to have business in that 4 kilometer square, the piece of land in Manila. They used to have bodegas, store, at yung bahay nila yung nasa third floor. That's how Binondo was. So it's a trade route. Then all of a sudden you cannot even pass through Abad Santos. You have to take U-turn. Because you cannot pass through Recto. And so on and so on. So kaya siya lang. Yun naman ang ikinabuti namin. O itong ikinabuti, oh. Alam po ninyo, I can never be right with all honesty. Only God can always be right all the time. I can never be right. But if there is one thing that I always apply in my life, yung pagiging makatwiran, just for being just, no? Isko, paano naman yung mga naghahanap buhay? Hindi ka muna. Hindi kasi kayo tumingin ng Santo Cristo. Hindi kayo tumingin ng Ilayo. Hindi kayo tumingin ng Tabora. Hindi kayo tumingin ng Carmen Planas, ng Elcano. And these are the fishbone of Recto. So we open the backbone, non-negotiable. Then, for purposes of compassion, for purposes of governance, para kang tumatawid sa tulay ng alambre. So, yun po. Makikita nyo naman po sa overall direction ni Yorme na ang kanya pong goal ay ligawan po ulit ito pong mga business leaders na ito. And this time, he is using the power nung pong pagka-sentimental po, sentimental value nung Binondo area to a lot of our Chinois na malalaking negosyante. Totoo po yung kwento niya na yun that majority po ng mga malalaking, pinakamalaking Chinoy businessman dito sa Pilipinas po, dyan po nagsimula sa Binondo. Totoo po yung ganung setup, tindahan sa first floor, sa second floor, tapos bahay nila dun sa pinakataas. And marami po talaga ang dyan po nagsimula ng kanilang negosyo. Ilang dekada po silang nanirahan po dyan hanggang tumodol, laki na po yung kanilang negosyo at nagsialisan na po sila sa iba't ibang sulok po. At nagpunta na sila sa iba't ibang sulok ng Metro Manila, iniwanan na po ang Maynila. So yun po ang gustong i-remind po ni Yorme sa kanila na dati naman po ay nanggaling sila sa Binondo. So hopefully po inaayos na niya ulit yung Divisoria area, yung Recto area, Abad Santos, yung pong mga pasikot-sikot po dyan, inaayos po niya para po to once again welcome back itong mga negosyante na ito, to show them na may bago ng liderato sa Maynila at hindi na pwede yung dating patakaran po na magulo, yung dating sistema na hindi maayos at walang batas. Yun po ang first step talaga to lure them back. So it's a great strategy po in my opinion. So we just have to wait and see po kung ano po yung magiging resulta po ng kanyang panliligaw dito po sa mga malalaking negosyante po na ito. And of course po, yung merong mga few shots taken po. Those were yung mga sagot po niya doon po sa mga paratang na ginawa na former mayor. I think that was made more than a month ago. Parang ngayon ko na lang narinig si Yorme na sinagot itong mga paratang na to. He was quiet for most of the last few weeks simula nung lumabas yung interview with the former mayor ng Maynila. And yun nga, sinabi na nga niya kasi sinasabi nung doon sa interview na papasikat lang yan. Na kawawa naman yung mga mahihirap, walang makain. So parating ganun yung sinabi dun sa interview. So I think he took his time. And ngayon, 2.5 months na, mukhang makikita na naman po ng tao na hindi lang pasikat. Na yan na talaga yung sistema dyan. And at the same time,
I think napaliwanag naman niya ng mabuti kung bakit po kailangan na pong ilipat yung pong mga nagtitinda po diyan. Kailangan na po silang ilagay sa mas maayos na lugar na hindi po sila nakakasagabal sa mga tao na dumadaan po diyan, and of course sa overall business, overall viability po nung lugar. So yun nga, it took his time, and ngayon na lang siya nagsalita tungkol diyan, ngayon na merong napatunayan na kahit papano yung mga ginawa po niya. Yun nga po, like, kanina galing po ako sa Divisoria, malinis pa rin. Malaki na ang inayos kumpara po nung bago nagsimula si Yorme Isko bilang alkalde ng Maynila. So tuloy-tuloy lang po yung panliligaw niya dito sa Go Negosyo. So I think I'm gonna show more clips kasama din po yung sa Capital Report in the coming videos for this weekend. So tuloy-tuloy lang po yung ating report. So tingnan natin kung makakalabas tayo, pumunta tayo sa ibang lugar ng mga minensyon niya para mas ma-appreciate po natin yung mga ibang sinasabi ni Yorme. So this has been your report for the day. Thank you very much guys for joining us. See you po sa next video po natin. God first. Bye-bye.